A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sunnatil umidin aw bad. Tayo ay nagpapakupkup sa Allah lang sa sinumpa na si Satanas. Sa ngala ng Allah, mahabagin ang mawain ng lahat ng paasalamat at papuri ay para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha, at dinadalangin natin na sumakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kapayapaan ng Allah, pagpapala ng Allah, gayon din sa kanyang pamilya, kasamahan, at sa lahat ng mga tao na patuloy na tumatak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Po, ang pagbati po ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayan po, tayo po ngayon ay nabigyan ng pagkakataon, alhamdulillah, na magbahagi ng ilang paalala patungkol sa aral ng Islam. At ang pagpapaalala po, sabi ng Allah, Siyatan Jim, Fadakir fa inna dikra tanpaul mu'minin. Ang pagpapaalanan ay makabuti sa mga mananampalataya. Alhamdulillah, ang mga kababayan po natin na mga hindi Muslim, alhamdulillah, lahat po tayo ay may pananampalataya sa nag-iisang Diyos o naniniwala tayo sa relihiyon. Alhamdulillah, kaya gusto po nating ibahagi sa inyo kung ano po ang aral ng Islam. Ang aral po kasi ng Islam ay hindi lang po basta relihiyon, dahil ang Islam po ay kumpletong pamantayan ng buhay, ng pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kagustuhan ng nag-iisang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam po, ito po ay ang din ng Allah. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna dina indallaha al-Islam. Sa paningin ng Allah, ang pananampalataya para sa kanya ay ang Islam. Ang ibig sabihin po ng Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kagustuhan ng nag-iisang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung tayo po ay susunod, susuko, tatalima sa kagustuhan ng nag-iisang tagapaglikha, ay hindi po tayo mapahamak. Sino man po ang sumusunod sa batas, halimbawa batas lang ng tao, ay maaari po siya na mapangalagaan. Mapangalagaan pag ikaw ay sumusunod sa batas ng tao. Ano pa po kaya? Kung tayo ay susunod, susuko, tatalima sa gustuhan ng nag-iisang tagapaglikha ang Allah. Kaya tayo po ay mapapangalagaan dito po sa mundo, higit sa kabilang buhay. Dahil ang Islam po, hindi po ito bagong pananampalataya. Nung nauna pang yung una pang nilikha ng ating Panginoon, si Adan, ang pagsunod, pagsuko, pagtalima sa batas ng ating tagapaglikha ay inutos na sa kanya. Maski sa kalangitan, kalupaan, ang batas ng ating tagapaglikha ng Allah ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kagustuhan niya. Kaya kung pag-aaralan po natin ang Islam, ito po ay nag-uutos sa atin na kailangan po natin pag-aralan kung ano ang dahilan ng pananatili natin dito sa mundo. Dahil ang pananatili po natin dito sa mundo ay katotohanan na kailangan nating sundin ang batas ng ating tagapaglikha ng Allah. Kaya sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, Quran, Shaitan rajim, Afagayra dinillahi yabgun walahu aslama man fis samawati wal ard taw'aw wa karha. Sabi nga ng Allah sa malapit na kahulugan nito, meron ka pa bang ibang pamaraan ng buhay, o susundin na batas maliban sa din ng Allah, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kanyang kagustuhan, samantalang sa kalangitan, sa kalupaan ay sinusunod ang ating tagapaglikha, ang Allah, taw'aw wa karha, kagustuhan man nila o hindi nila kagustuhan. Kaya mga kababayan namin, mga tagapakinig natin, ini-encourage po namin kayo na pag-aralan niyo po ang Islam para masunod natin ang kagustuhan ng ating Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin at katotohanan, kakaharapin natin siya sa kabilang buhay. Pag kinaharap natin siya, ang pinakamahalaga na dapat nating maintindihan ay kilala natin siya, yung propeta na pinadala niya at yung pananampalataya na ibinigay niya sa angkatauhan. Hanggang dito lang po mga kababayan. Alhamdulillah mga kapatid. Dalangin natin sa Panginoon na hindi lang tayo nagsama-sama rito sa mundo, higit sa kabilang buhay sa mga taong matatapat na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa gustuhan na nag-iisang tagapaglikha. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik.
ang pagbati ng kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.